pagising ko, wala na sa tabi ko si Eros, kaya inayos kong higaan namin. At nang matapos, nagtungo na sa banyo para maghilamos. Nadatan ko siya nagluluto, kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. "Good morning," bati ko. Naparay ako at matalsikan ako ng mantika. Patingin niya ako. Chinek niya ako na mumula ba o ano. "Ayos lang ako, di naman masakit eh." Ika ko, pero kita ko kung gano'n to kapula. "Sit here, kukunin ko muna yung ointment." Ani at saglit akong iniwan sa kusina. Nakatitig lang ako sa kanya habang marahan niyang pinapahira ng ointment ang braso ko na natalsika ng mantika. "Gwapo mo talaga?" Marin ako napapikit na masabi ko na malakas iyon. "Shit naman eh, dapat sa utak ko lang sasabihin yon." "I know, kaya nga baliw na baliw ka pa rin sa akin until now." Hinampas ko naman ang braso niya. "Ang kapal mo naman talaga eh, no?" Ani ko. "Hindi ba totoo?" Natatawang tanong niya sa akin. "Hindi kasi ikaw ang una nag-approach sa akin noon. May pasabi-sabi ka pa noon na crush mo ko ng kaibigan mo. Yun pala ikaw talagang may crush sa akin." Mas dumakas naman ang tawa niya. "Tapusin mo na kayo niluluto mo at gigisingin ko na yung kambal." Kinuha ko na yung ointment sa kamay niya at ako na mismo magbabalik. Pagpasok ko ng kwarto ng kambal ay hindi ko na sila kailangan gisingin dahil nakita ko na sila nagliligpit ng kanilang higaan. Napangiti naman ako. "Good morning, my angels." Sabay naman silang napatingin sa akin. "Good morning din po." Bati nila pabalik. "Are you done? Tara na sa baba at tapos na magluto ang papa ninyo." Sabi ko at sabay na kaming bumaba ng hagdan. Gaya ng palagi nilang ginagawa, tumatakbo sila palapit kay Eros. Tsaka nila to yayakapin at tahalikan. Nakakaselo sila ha? Kay Eros nang sila ganyan kaklingi. Nakahanda na lahat sa lamesa kaya naman wala kaming ginawa kundi ang kumain na lamang. "Bilisan natin at baka mahuli na tayo sa mesa," ani ko. "Finish na po ako," si Anaya. "Mirin po." "Bilisan yung maligo ha?" Sabay naman silang nag-opo. "Maligo ka na rin doon at ako nang bahala dito." Tumango ako at bago ko pumunta ng kwarto namin, sinilip ko muna ang kwarto ng kambal. Napangiti na makita ang nakahanda ng damit na kanilang susuotin. Tahimik kong lilisan ang kwarto ng kambal bago pumanik sa kwarto namin para makaligo na rin. Wala pang 3 minuto na tapon na akong maligo at nakaroba lang ako lumabas ng banyo. Napatingin ako kay Eros na busy sa pagpili ng damit niya. "Maligo ka na rin," sabi ko at namili na rin na susuotin. Uminto siya sa ginagawa niya at ang buong akala ko pupunta na siya ng banyo nang bigla ko nilang naramdaman ang kamay niyang lumilingkis sa bewang ko. "Huwag na kaya tayong tumuloy. Dito na lang tayo, buong magdamag," bulong niya sa tenga ko. Napaigtad ako na maramdaman ko ang halik niya sa leeg ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang mahinang pag-ungol ko. Tsaka na ako nabalik sa ulirat nang maramdaman ko, dahan-dahan niyang tinatanggal ang tali ng suot kong roba. Kaya mabilis kong pinalo ang kamay para hindi niya matuloy ang plano niyang hubaran ako. "Maligo ka na nga ron?" Utal na sabi ko pero bago siya umalis, may binulong muna siya sa akin. "Mamaya ka sa akin," sabi niya at saka hinampas ang pitan ko na labis kong ikinagulat. Pagkarating namin ng simbahan, saktong katatapos lang ng first mass. Pumasok kami sa loob at naghanap na ng upuan. "Mama, naiihi po ako." Napatingin ako kay Ainsley nang bumulong siya sa akin. "Eros, samahan ko muna si Annie kang mag-CR. Paalam ko sa kanya." Tumango lang siya kaya naman marahan kong hinila si Annie ka papuntang banyo. "Are you done?" tanong ko. "Yes po," sagot niya kaya pumasok na ako sa loob ng cubicle para ako na mismo mag-flush. "Let's go." Inawakan na niya ang kamay ko at sabay bumalik sa pwesto namin. "Bakit ang tagal niyo?" tanong ni Eros nang makabalik kami. "Matagal pa ba yun?" tanong ko rin. "Para sa akin matagal na yun." Palihim ko na lang siyang inirapan at di na lang nagsalita. Matapos ang misa, nag-aya naman ang kambal na bumili ng kandila dahil magtitirik daw ulit sila. "Ano naman yung pinag-pray ninyo?" tanong ko sa kanila. Pareho naman silang ngumiti at umiling. "Bawal pong sabihin, baka hindi magkatotoo," sagot nila. Napanguso ko samantalang tumatawa naman si Eros. "Tara na?" ani Eros. Tumango naman ang dalawa kaya't lumakad na kami papunta sa sasakyan. "San tayo?" tanong ko matapos ko maikabit ang seatbelt ko. "Mowa," tipid na sagot niya. Halos isa't kalahating oras sa kaming nakahinto dahil ang bagal umusad ng traffic. Nagre-reklamo na rin yung dalawa na gutom na raw sila. "Konting hintay na lang. Di balit malapit na rin naman tayo eh."
Sabi ni Eros sa dalawa, kawawa naman ang mga anghel ko. Pagkaraan na ilang oras, umusod na rin sa wakas ang mga sasakyan. What do you want to eat? Tanong nito sa kambal. Anything po, sagot ni Annika. Tinanong niya rin si Anaya at ganun din ang kanyang sagot. Sinamahan ko na lang siyang pumunta ng counter para mag-order ng kakainin namin at ng kambal. Ano bang gusto nila? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa menu. Yung chicken and spaghetti na lang sa kanila, tapos yung satin ikaw nang bahala. Ani ko bago magpaalam na pupunta na sa pwesto namin. Nakatingin lang kaming tatlo sa labas habang naghihintay kay Eros. Mama, ang lawak po dito, tapos ang lamig-lamig pa. Wika ni Annika. Nginitian ko lang to dahil dumating na si Eros, bit-bit ang pagkaing order niya. After namin kumain, gusto niyo bang puntahan natin ang lahat ng time zone nito? Sabay namang tumango ang kambal. Nakakadalawang time zone pa lang kaming napupuntahan pero sobrang sakit na ng paa ko, kakalakad. Pwedeng magpahinga muna tayo? Ang sakit na ng paa ko, kakalakad eh. Sabi ko at naupo sa upuan sa food stall nakatapat namin. Napatingin si Eros sa paa ko at lumuhod sa harapan ko. Bakit kasi ganito ba ang sinuot mo? Tanong niya, tinanggal ang sandals na suot ko. Intayin niyo ako rito ha? Tatanungin ko pa lang sana kung saan siya pupunta pero tuluyan na siyang nakaalis. Napatingin naman ako sa paa ko at sobrang pula pa nito at may konti ng dugo. Hala mama, dugo! Si Anaya habang nakaturo sa paa ko. Masakit po ba? Tanong sa akin ni Annika. Umiling naman ako at ginitian ko siya. No, medyo lang, sagot ko. Dumating na si Eros at may dalatong plastic at isang maliit na paper bag. Lumuhod ulit siya at kinuhang pa ako at pinatong niya ito sa tuhod niya. At nang matapos niya itong gamutin at lagyan ng band-aid, may nilabas siyang isang pares ng foot sock at bagong sapatos. Bakit bumili ka pa ng mga to? Tanong ko. Di naman kita kayang hayaan na maglakad ng nakapaalang, kaya ka binilhan kita ng sapatos? Sagot niya at sinuot na sa akin ang foot socks at yung sapatos. Baka hindi bagay sa suot ko ah. Mahina naman siyang tumawa. Bagay man o hindi, maganda ka pa rin sa paningin ko. Agad uminit ang pising ko dahil sa sinabi niya. Parang ewan to, tara na nga. Mabilis ko siyang tinalikuran para itago ang pamumula ng pisngi ko. Papa, try po natin doon. Turo ni Annika sa ice skating rink. Tumingin muna sa akin si Eros na parang humihingi ng permiso. What? Tanong ko. Pwede ba? Tanong nito at tumango naman ako. Oo naman. First time to ng kambal, kaya bakit ko pagbabawalan? Sagot ko. Yehey! Thank you, mama! Yumakap sa akin ang dalawa. Ginuloko naman ang buhok nila. Umupo muna kami sa bench habang hinihintay si Eros na bumili ng tickets. At wala pang ilang segundo, nilapitan na kami ni Eros at Inaya sa sukatan ng paa para makakuha ng skate. Bago kami pumasok sa rink, nagrenta muna si Eros ng dalawang polar bear para maging guide namin. Masaya naman siya pero dahil hindi ako masyadong sanay sa malamig, lumabas ako sa rink at pinanood ang tatlong masayang masaya sa ginagawa. Nang matapos ang oras namin, ay napagpa siya naming lumabas at maglakad-lakad sa Baywalk. Nauna na kaming tatlo sa labas habang si Eros naman, kinuha muna ang sasakyan sa parking lot para mamaya, diretso uwi na kami. Mama, ang ganda oh! Turo ni Anaya sa papalubog na araw. Upo kayo dito, pipicturan ko kayo. Pagkatabi ko sa kanilang dalawa at nilabas ang cellphone ko para picturan sila. May mga bigla namang tumikim sa likuran ko habang busy ako sa pagkuha ng nitrato ng kambal. Papa, picturan mo kaming tatlo, utos ni Annika sa ama. Kayong tatlo lang? Ayaw niyo akong isama? Sunod-sunod niya pang tanong. Mamaya ka na po, sagot ni Anaya. Kumamot muna siya ng ulo niya bago niya kunin sa akin ang cellphone. Iba't ibang poses pa ang ginawa namin. Meron yung pareho silang nakalik sa pisngi ko at meron din yung nakaturo kami sa araw. So, pwede na ba akong sumali sa inyo? Sabay tumango ang dalawa. Matapos kaming kumuha ng mga litrato, nag-aya ng kambal na kumain. Kaya bumili kaming dalawa na footlong at takoyaki, tsaka nagpa-deliver pa si Eros ng Jollibee para hindi kami kakain sa pagkarating ng bahay. Kinain muna namin yung binili habang hinihintay yung deliver na pagkain. Makakakain pa kaya yung mga yan? Bulong ko kay Eros. Eh, ang laki kasi nung binili niya eh. Don't worry, di naman marami yung in-order ko eh, sagot niya.
Alas 7 na kami na nakauwi ng bahay kaya pinaglinis ko na ang katawan ng kambal para makatulog na sila. Sweet dreams, my angels. Parehas kong hinalikan ang noon nila bago ako lumabas ng kwarto nila. Pagkarating ko sa kwarto namin ni Eros ay wala siya sa loob kaya naman pumasok na ako ng banyo para maglinis ng katawan. Nang matapos ako, nagtaka ako na makitang wala pa rin si Eros sa kwarto. Lalabas na nga sana ako para hanapin siya nang biglang bumukas ang pinto at niluwanon si Eros. Where are you going? Tanong nito at dahan-dahang naglakad pabalapit sa akin. Hahanapin sana kita, kaso yan ka na pala, matulog na tayo. Utal na sabi ko, at akmang tatalikod na ako nang hawakan niya ang braso ko at pinaharap ako sa kanya. Ano matulog? May nakalimutan ka yata? Nakangising tanong niya. Ha? Wala ah? Sagot ko. Imbes na sumagot, bigla niya akong kinabig at impit ako napasigaw nang bigla na niya akong bukatin. Wala ka ng kawala ngayon. Ani at maraing sinil ang halikang labi ko. Nawala ako sa sarili ko kaya naman wala na ako nagawa kundi ang tumugon sa mga halik niya. Dahan-dahan siyang lumakad hanggang sa huminto siya at naramdaman ko na lang binaba niya na ako sa kama habang di pa na humihiwalay ng halik. Eros? Ungol ko nang bumaba ulit ang halik niya sa leeg ko. Tumigil muna siya saglit upang ibaba ang zipper ng dress ko at nang maibaba na niya ay mabilis na itong hinubad. Kaya naman tayong mga underwear ko na lamang ang natira. Pinasadahan niya ng tiyan ang buong katawan ko. Kaya naman pinamulahan ako ng dahil sa hiya. Hinila ko ang damit niya at ako mismo ang humalik sa kanya. Eros! Ungol kong muli nang sinimulan niyang paglaroan ang dibdib ko. Ganyan nga. Moan my name, hon? Aniya tinalikan muli ang labi ko. Buo ba ang halik niya sa dibdib ko hanggang sa makarating siya sa gitna ng mga hita ko. Napasinghap ako nang sinimulan niyang tanggalin ang panty ko. Napasabunot ako sa kanya na maramdaman ang labi niya sa gitna ng mga hita ko. Hindi ko alam kung saan ko ipipilig ang ulo ko dahil sa sensasyong pinaparamdam ni Eros. I love you, Elena. Aniya. I love you too. Mahal na mahal ko kayo ng kambal. Nakabalot lang ako ng kumot nang magising ako. Napangiti na maalala ang nangyari kagabi. Mabutit na kainom ako ng pills bago pa kami umalis kahapon. Kailan siya lalabas? Napatingin ako sa terrace at nakita ko ron si Eros, tanging boxers lang ang suot. Nakataligod siya sa akin, kaya't kitang-kita ko ang pamumula ng likod niya. Kawawa naman siya, pero in fairness, ang ganda pa rin ng likod niya kahit na punong-puno ito ng kalmot sa likod. Okay, tawagan mo na lang ako ulit kung kailan siya ilalabas para makapunta ako. Sabi nito sa kausap bago i-end ang call. Sino pong kausap mo? Tanong ko. Isang maid ni mommy. They took her to the hospital. Bigla na lang daw siyang nahimatay. Sagot niya. Tumangutango naman ako. He walked closer to me and leaned over to give me a kiss on the lips. I held his nape to kiss him deeper. Nabitin ako nang huminto siya sa paghalik at tumiwalay sa akin. Masakit pa ba? Tanong niya. Umiling naman ako. Eh di ready ka na ulit sa isa pang round. Inampas ko naman ang braso niya. Sira, magluto ka na nga ron? Sabi ko at marahang tinulak siya papalayo sa akin. Nagbihis muna siya bago lumabas ng kwarto. At pagkalabas niya ay bumangon na ako at nagbihis na rin bago pumasok sa banyo para maghilamos. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko ang kambal na nakaupo na sa pwesto nila habang pinapanood ang amang nagluluto ng umagahan. Good morning! Ani ko na makapasok ako ng kusina. Buhaba naman ang kambal sa upuan nila at lumapit sa akin upang ako yakapin at halikan. Ang sweet yun naman, usal ko. Naghanda muna ako ng mga plato namin bago umupo sa pwesto ko. Maya-maya pa'y natapos na rin si Eros sa pagluluto at tinulungan ko na siyang maghanda na makakain na kami. Pinapupunta pala ako sa site ngayon pero saglit lamang naman ako doon. Maya-maya sabi ni Eros, kung ganun, edi bilisan mo ng kumain para naman makaalis ka na, ani ko. Aalis ka na po ulit, papa? Tanong ni Anika. Yes, sweetie. Kailangan ng papa sa trabaho eh. Pasalubong po ha? Sabat naman ni Anaya. Natatawa naman siyang tumango. Sure, ano bang gusto nyo? Tanong pa niya. Sabay namang sumisigaw ng ice cream ang dalawa. Okay, noted. Aniya at pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Han, anong gusto mong pasalubong? Umiling naman ako. Hindi na ako bata para sa pasalubong na yan. Sagot ko. Ngumisi naman siya.
Sino nagsabing hindi ka na bata? Eh baby nga kita eh. Aniya at saka tumawa. Ha? 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 So funny. Irap ko. Yung totoo nga, ano bang gusto mo? Ang kulit din talaga ng isang tuwa. Ikaw lang bahala, basta yung masarap. Sagot ko na mas kinalaki ng kanyang ngisi. Humilig siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Eh di, sarili ko na lang pala ang ipapasalubong ko. Siniko ko naman siya dahilan upang lumayo siya sa akin. Huwag na nga lang, buwisit ka. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko dahil sa kanya. Kaya naman kumain ako ng kumain hanggang sa matapos na ako. Mama, may sakit ka po ba? Tanong sa akin ni Anaya. Ha? Wala naman? Bakit? Takang tanong ko. Bakit po namumula ikaw? Tanong niya habang nakaturo sa akin. Dahil sa sinabi ni Inay ay napatingin tuloy sa akin sa Eros. Mahinang tumawa. Normal lang yan, sweetie. Kinikilig lang sa akin ang mama ninyo kaya siya ganyan. Di ko na napigilan pa ang kamay kong hampasin siya ng malakas. Kapal mo? Bala ka nga dyan? Tumayo na ako at nilagay na muna sa lababo ang plato ko bago ko makit ng hagdan. Pagpasok ko ng kwarto namin, dumiretso ko ng terrace at doon magpapalamig ng ulo. Puwisit ang lalaking yun. Papahiya pa talaga niya ako, sarap namang anak niya. Inis na sabi ko sa sarili. Napatalo naman ako sa gulat na may biglang yumakap sa akin. I'm sorry. Bulong niya sa tenga ko at pagkatapos, mapangakit na hinalikan ang daig ko. At dahil sa ginawa niya, lahat ng inis ko sa kanya ay bigla na lang nawala. Ano ba naman, Elena? Ang rupok-rupok mo. Hindi pa rin siya humihiwalay at patuloy pa rin siya sa paghalik sa leeg ko. Mahina naman siyang tumawa nang marinig niya ang mahinang ungol ko.